Ito, pagka, ito, pause. Yung ganun pa yan. Pause. Tapos, ito. Papasok ng gamot mo sa dream team to. Pause. Tapos nato ba yan? Tapos ito, magbubumba ng helper. Ito. Tapos ito, pag hindi pumasok yung dugo, ay yung formalin. Pag hindi tumigas yung paa niya, tapos yung katawan niya, injection na. Tapos ito, ipapasok sa leg. Leg to. Tapos ito, pagkatapos ng pagbabalsa mo, magka-trocker na po. Tapos magtatay po ng yung pinaka-kwan sa leg. Magtatay. Ito, magbibis na po. Pagka-kwan. Sumali lang, no? Additional na tanong tungkol sa ating embalsamador nga si Kuya Dani. Tungkol din po sa pag-makeup na akong katay. Balikan na po ninyo katagal ginagawa yung pag-makeup. Balik kasabay din po balik sa tagal ng pag-embalsamador. Paano po yung pag-makeup po sa bata? Batang lalaki, batang babae. Iisa rin po ba yun? Iisa rin. Para-parehas din pag-makeup din. Sa bata? Oo. Pagka-babae naman. Dito yung pang-babae. Ayan. Ano po yung mga kulay na inaano niyo dyan, ginagamit? Sa babae. Ito yung para sa babae. Foundation? Oo, foundation. Tapos? Sa lalaki naman. Bakit po kailangan magkaiba? Okay, hindi po ba pwede na magkapareho yung isa yung kulay ng foundation nila? Pwede din po. Kaya lang po bakit magkaiba talaga? Kumbaga, may mga nakaseparate pa rin po para sa lalaki. Bakit po? Eh, sasabihin nyo yung namatay yung gusto nila yung pang-lalaki. Ah, sila po yung nagmamahal sa ganyo para rin. Tapos po, ano pa po yun? Ito po. Para sa sakal yun. Pambata yan. Ito sa pambata? Sa bata to. Eh, di po sabi, mas marami kayong ina-embasa mong bata kasi mas konti na lang. Para pares din, pagka lubusan, pwede naman gamitin yung isa. Eh, ito po. Para kanino? Pang babae po yan. Ito po, yung pandipsig doon ng babae. Pang lalaki naman to. Ito naman daw po yung sa panlalaki. Eh, ito po. Ganun din? Oo, ganun din. Wala po yung sa bata. Kahit alin po siya. Ayan, dito. Ito. Ito naman daw po yung para sa bata. Lipstick ng bata. Tapos po ito nga po yung mga foundations. Ito yung sa babae, ito yung sa lalaki. Tapos po usually ito yung ginagamit sa bata. Ano pa po? Puro lipstick na naman po. Wala naman. Ah. Iisa rin po ba yung paraan ng pag-makeup nyo sa babae, sa lalaki, tapos sa bata? Para po pag matanda. Pag matanda. Yung mabawa yung mga 60 years old, 70, 80, gano'n. Hindi, parehas. Pag ang babae ito. Ganun din po pag kahit sa sino, babae, bata, dalaga. Iisa rin po yung, ano po, ito yung dito. Ay, isa rin po, kung pwede siya. Ah. Ay, kaya yun lang po yung materials na ginagamit niyo. After yung basa muna po siya. Tapos pagkatapos po ng pag-makeup, may ginagawa pa po ba kayo? Binibigyan na tukan yung buhok niya. Ay, ayusin niyo. Paano naman po yung ayos ng buhok? Yung sasabihin na yung namatayan. Ay, sila na po. Sila na rin po. Sila na rin po ba yung may dala ng mga materials? Yung ay, mga pang-ayos ng buhok? O may sarili din po? Asan po? Ayan o. Susan! Wala po. Meron po ano yung mga ginagamit ninyo? Ginagamit namin yung supply, baby oil. Ay, ganun lang po. Hindi wala ng gel, ganun, tamata. Meron din. Gel, tamata. Bali po itong ano. Ito po. Ba't ayaw po nga buksan? Yun. Alin po dito yung sa panlalaki, tsaka sa pambabae? Ito yung pambabae, yung panlalaki. Babasahin para ito, lalagyan mo lang baby oil para yung... Ay, baby oil po? Bakit hindi po pwede tubig? Hindi, hindi pwede. Bakit po? Para tubig, maalis din, hinahalas yung mukha niya.
So yun lamang po yung mga ilang informasyon tungkol sa pag-makeup sa patay tsaka po pag-aayos din at the same time. Thank you po sa time. Natin ang kabuuan ng funeraria. Ito po yung morgue. Dito po ginagawa yung proseso ng pag-iimbalsa mo. Ito rin po yung mga ilang kwarto at ilang pong mga facilities na ginagamit nila sa funeraria. Ito po yung pinaglalagyan ng kabao. Kasalukuyan po siyang nire-renovate nila para po mas mapatibay. Mas mapatibay po siya. Ito po yung pinaglalagyan nila ng formalin. Ito po yung gamot na nilalagay nila sa patay para po tumigas at magtagal. Ito naman po yung mga yung lugar na pinag-display ng mga kabao. Dito po nila ng mga customers yung kabao para po mas makapili sila, makapag-decide po sila kung ano yung mas magandang kabao para sa kaanak nila. Opisina na binutahan natin kanina, yung opisina po ni Ginoong Larry Domingo. Siya nga po yung nagmamarriage nito, St. James Funeral Service. Tapos ito po yung mga ilang bulaklak na ginawa nila. Halos pareho-pareho po sila. Kaya lang hindi po natin ma-identify kung sa yung pinamamahal at yung pinamamura sa Now I can see TV says 8:39 p.m. It's the same. It's the same. And in this next line, I'll say.